Nico is a player na sobrang aggressive. And alam yon ng side ng Onic na haharap to. Haharap to si Miko. So pag gumarap to, punish natin. I-punish natin ang i-punish. Yes. Itong Ruby. May mga Ruby players na gusto niya na yung mga kalaban niya ay lumalapit sa kanya. Kumbaga nasa, siya'y nasa spotlight. Oo, siya'y nasa spotlight. Yeah, goods yun. Pero the problem was, ang daming stun eh. Ang daming knock-up eh. So hindi siya makakuha ng mga magagandang I'm offended on that part. Hindi lang talaga sila nag-snowball. Yun lang yung naging problem nila kanina. Kasi naka-Julian din si... si Yelly Hayes. Yeah. And if you are Julian, ganda ng record. Snowball tayo. But again, the problem was the knock-ups. Wala silang naging answer doon. Yeah, it was the utility na pinapaganan nila. But for game number two, let's see the adjustment of Nxpe EVOS against Onic Philippines. Tara, drafting tayo. Kanina nabanggit natin, and the question here is, kung yung mga tanks ba natin or Formicophobia and Rapidot, ay magkakaroon sila ng changes in terms of the hero pool. Yeah. So I believe for the side of Nxpe EVOS, possible, kasi yung knock-up from the Grok, yun yung pinakakailangan nila with that kind of lineup. So, if you're next by EVOS, as much as possible, you want a specific hero na pwede mag-sustain and pwede nga makapigil sa mga ganong klase ng setups. But not yes. to the point that you will choose as early as the first phase yung tanky heroes mo. So, kumbaga, it should be the element of surprise. Sa likod. Sa tingin ko, kung magkakaroon man dito ng isang target ban, para sa side ng Nxpe, pwede nilang i-target ban si Rapidot kapag pinili ng Onic Philippines na i-second phase si Rapidot. Either i-ban mo yung mga pang-setup like yung Grok or maybe yung Cho or maybe yung Atlas. Siya pa lang nakikita natin madalas mag-Atlas recently. Yep. Yung first week. Mm-hmm. And doon sila talaga, yung sa side ng Onic, doon talaga yung nagiging parang investment nila to set up something. Okay. So could be tank ang priority pick dito ng side ng Onic Philippines. Either you steal it or you ban it. For Nxpe EVOS, they ban out the Valentina. Staple ban dito. Pero on the side of Onic, respeto pa rin kay H2, yung Ling. So could yeah. be... Hindi siya pinagbibigyan eh, no? Hindi muna eh. Lahat ng teams eh, binaban eh. Ano talaga yan eh, target ban limit para kay down. H2. Limit yeah. down H2O's heroes. Ano ba yung second option ng Onic Philippines? With either go for the gold lane hero ba? Beatrix ba? Pwede ni Donut o yung 1-1? Pwede pa rin sila actually magban ng... Definitely, focus na talaga sila sa mga heroes dito ni... Natalia. Let's funny. Same ban sa atin. So, for Onic, yes. Good na i-limit talaga nila dito yung hero pool ni H2 para alam na nila kung paano yung pangontra. So, let's not just give H2 yung mga heroes na pwedeng manggulo talaga at magiging masakit at kaya niyang laruin yeah. without having any players yeah. or teammates beside him. Yeah. So, that way, nakakakontra dito yung Onic. Yeah. So, good decision na stick sila with yeah. H2-0. I think same bans to para side ng Onic. Maybe Fanny ulit. Kasi ino-open nila yung Faramis since na-ban yung Valentina. So, kapag hindi nila binan yung Faramis, baka iba na to ng Nxpe. Tapos doon na naman magkakatalo sa last two. Pwede kasing uulit lang eh, yung first three. Ganun eh, no? Oh, ganun eh. pa rin. Pero ilamang lang dito, right side naman yung Nxpe EVOS. Mayroon sila pang counter dun sa last two picks ng Onic Philippines. Pwede. Basta nga, tago yung kung ano yung hero ni Miko. Okay. Kanina kasi parang medyo... Funny pa rin. Funny ban pa rin. Same man. Ganda yung predictions mo ngayon. In-open nila yung parami. So, para... Magbibigyan ba ng Nxpe? O, wag. Bina nila yung Faramis. Oh, yan, oh. Kasi, 1-1 ulit, boss. Tsaka Faramis talaga. Mahirap kapag ka may Faramis sa game. Oh, kasi Faramis are meant to be broken. Ouch. Anyway, 1-1 for Onic. For Onic, it was effective for them. So, Nxpe EVOS, nakita na nila yung potential na potential na plays na pwede nang gawin. So, Nxpe EVOS, they can focus on getting the heroes na nagbibigay vision and that could be the front line for this 1-1 or they could go for a mage na panglikod yung pitik ng damage. Sa likod, yeah, maybe a savior. Kagura, open. Or someone to get the 1-1. Maybe you can get a Cho or a Franco ng maaga. Kasi binaban din yun, kanina. Binan agad ng Onic yun eh. Kasi same pattern eh. So tignan natin kung yun ang pipiliin ng EVOS. Okay. So 1-1. So... Well, will they either go again for the XP lane and marksman priority? Sa tingin ba, Maji? Alam ko, gold lane, ano ka, expert ko, pwede ano nilang idulo pwede bang ano sa 1-1 ngayon? Pwede nilang idulo muna yung marksman, tingin ko eh. Kuha sila muna ng panguli. Yan, pwede yan. Julian ulit. So, either mag-Beatrix ulit sila or dito si na sila James magbabago. Sa Esme. Oh. Switch na, ay, no? Kaso kasi, kanina sa laning, lumamang si James sa laning eh.
Nagkaroon lang talaga ng team fight wherein. Sa team fight eh. Nagkaroon ng team fight wherein napakaganda na naging pasok ni Ryota. Wala siya sa lineup talaga eh. So no? Hindi siya sa laning nung XP lanes natin kanina. It's more about the team fight. So for next play EVOS, pwede sila mag-secure dito ng hero for Mycophobia. Piling ko panghuli. Panghuli na hero? Panghuli dapat. Ooh, Irithel. So marksman muna. So tapat, tapat. Ano to? M3. Irithel. Basically, it's the same. Pinalitan lang nila si Beatrix ng Irithel. Kasi kanina Julian Beatrix yung priority heroes nila eh. I think maganda adjustment para sa side ng Nxpe. Kasi yung Beatrix na sniper type ay hirap sa 1-1. At least yung Irithel can go toe-to-toe with the 1-1. Hindi mo kasi kailang... Auto-target na kasi yan eh. Tapos kasi hindi mo na pindutin. Iniikutan ka lang. Iniikutan mo na lang. So, ang gagawin ng Nxpe, talunin natin yung early game, panalunin natin yung lane. Kasi yes, nanalo yes. na sila kanina dun sa XP lane eh. So, kakounter sila ulit dito kung may XP lane pa yung Onic. Dito natin nakikita ng adjustment na Nxpe EVOS is the gold lane. Naging meta din to, yung mismong Irithel na madami gumagamit sa pro scene. M3, so, no? M3, ang sagot ngayon ng Onic, still the same picks. Oo, parang... Esmeralda Cho. Tyrot ulit. Parang... Pwede. Basically, it's the same para sa ating dalawang teams. Pero good adjustment, good point yung binanggit kanina ni Manjin with the Irithel. So, pwede mag-change dito yung side ng Nxpe EVOS. Definitely, pwede na nilang gawin. Na-flex ngayon yung Julian. Pwede siya maging H2 hero, tapos gumawa sila ng burst. Gumawa sila ng bagong Yelly Haze. Ng bagong hero ni Yelly Haze. Kasi kanina, yung nabanggit natin before we headed up sa draft, parang yung Julian dito, kailangan niya munang isipin kung ina-knock up niya na ba yung hero na yon or not. So, for next play ngayon, na they could go for a hero, maybe the Kufra, or your team is bad. Parang babae yung narinig ko na. Tyrot ulit. Same pa din. Same pa rin, binago lang yung binago. Kasi 50-50 yung matchup kanina eh, nung Beatrix at saka ng 1-1. At least yung Irithel, knowing Donut, alam niya yung capabilities din ng 1-1, kabisado niya, favorite hero niya kasi yan. So, lahat ng counter dyan, gets niya na. Yung alam mga cooldowns, masterful na siya dyan eh. So, yun yung naging adjustment nila. Try nilang talunin yung gold. Kasi matik naman nanalo yung Tyrot sa Esme eh. Exactly. So, perfect counter. Ang pwedeng gawin ng Onic ay wag nang gawing jungle itong Cho. At gawin na nila side. Gawin na nilang side. Mas effective siya eh, no? Or pwede as an XP lane. Or pwede rin gawin nila five. Ito yung post 5. Pwedeng 5 ni ano, no? Kasi parang gusto mo namang makapasok agad against the Irithel. So, ilang step yun. Yung Jit Kondo, tatlo. Meron pa siyang Shun po. Apat. Meron ka pa, malayo pa yung Limang step. Diba? Yun nga yung problema kung kalaban mo Irithel eh. The more na umiikot siya ng mas mabilis, sumasakit yung damage niya. Same ban ata, Franco, I think, para sa side ng Onic. Kasi you need to really get rid of someone that can get the 1-1. So sinasuggest ni OSX dito is more backline, maybe a savior again. Savior. Na naging open. They open. They banned out the Atlas na rin for next play EVOS. So ini-expect pa rin nila na jungle Cho, no? Oo, kumbaga parang next play EVOS ngayon, ayaw nila ng mga pang set up plays kasi ganun yung heavy on... teamfight kasi dito yung Onic. Yeah. Yun, dun din sila nakalamang kanina. So, Onic, they could ban. Kahit hindi na sila mag-ban dito ng post 4 hero kasi they opted for the tanky heroes nila. Either they ban Kufra. Or Hayabusa. Or Gigi. Hayabusa. Yes. Kung ma-open to. Hayabusa. Same bans. Para sa kupunan ng Onic PH. Dito na kailangan limit mag-adjust. Down pa rin yung jungler ng next play. Kailangan mag-adjust na next play dito. Ano pa bang heroes ni H2 dito, Manji, na pwedeng gamitin? Pwede ulit siya going back, seasons back, ano ba? Sa tingin ko, pwede pa rin siya magpakita dito. Pakita was a great pick earlier. Pero kasi, Julian, kung i-adjust nila, siya na yung Julian, tapos... Burst damager. Burst na to, damager para kaya. Tapos hard heavy na, crowd control heavy na tank. Tingin ko, Savior maganda eh. Kasi kung melee ang Onic, kung magbi-melee, madaling mahuli eh, dun sa dome. Tapos... Mamasisikip. Tapos may laser ka pa. Sakto. Yung Mystic Field makes sense. 1-1. Yes. Continuous, yes. Kumbaga bago siya makapasok, diretsyo na eh. Pwede, but... Kaso lambot nila. Ayan na. Karina. Okay. Yeah. So, mid lane... Core H2 talaga, boss. So, Core H2, mid lane, Julian. Mid Julian. Ito na yung bagong fire ng ano eh, ng Nxpe. Attack is real. I-go na natin to. Laban lang, i-go na natin to. Yun, hashtag i-go na natin to. Damage is real, let's go! Although for Onic, it is the same. Meron pa rin silang Selena dito. So, most likely,
kukuha sila ng pang-front na hero kasi nabana si Grock. Binan yung Kaso Grock. Pwede din kasi talaga na magandang combo pa din yung Cho. Ay, maganda yung Eve. So, Cho Rapido, tas Benedetta. Sobrang ganda ng Eve here kasi imagine, meron pang slow, madali lang. Kanina sabi natin, mahirap for the 1-1 if ever na walang pang front. Ngayon, since they have the Eve, yung tempo, kumbaga, is nandona. Right now, aray ko po. We have 3 melee heroes for Onic. Now that you have the Eve, ikaw talaga yung magse-set up ng tempo for the team, having the 1-1 dance on that floor. Yeah. And for Nxpe Evos naman, they need... Anong hold nila dito? A specific hero, yes, hold. Lilikod, kailangan nila pang cancel sa Eve tsaka sa 1-1. What's open for Nxpe Evos? Sino pa ba walang hero? Si... Ano yung isip ko, Dee Dee? Although sobrang lambot, but Kufra is a good choice here. Since it's a good counter against this Cho, Esmeralda, and the melee heroes, rather, yeah, of Onic. Kufra Miko, pare, is back. At least, ito yung hold na hinahanap ng Onic na kanina ay wala, and probably one hero na, that can sustain everything sa side ng Onic PH. I like it kasi may pang-combo ang Kufra sa lahat. Mm-hmm. Pang-cancel? Yeah, kahit sino ang kasama ni Miko, either si James, si H2, si Donut, kaya nilang kumil ng isang mabilis. So it's a good draft for both of the teams. Galaw pa rin eh. Mid-game pa rin. Agree ako kay Chantel kanina. Doon lang nagkatalo sa naging decision ng Onic to get yung isa-isang pitas sa kupunan ng Nxpe. Kumbaga parang ngayon, ang pinakamakikita natin for Nxpe Evos, this could literally be hard, heavy in terms of early game because of the Karina. So they have to maximize vision-wise for the Kufra since meron dito nga Selena for the side of Onic Philippines. So as much as possible, you want those traps na mahanap agad para makita kung saan nga ba possibly meron kalaban if you are Nxpe Evos. Now, the crucial part here is kung paano yung magiging knockups from Yelly Hayes having this Julian. But the bouncing ball of Nikophobia, mukhang ito ang magdi-dictate na ating laban. Game number 2, Nxpe Evos. Makakabawi na ba against Onic Philippines? Now, going back to our predictions and lineup, Sensui ngayon. Paquito Jungle for Onic Philippines. Isa sa mga favorite ni Sensui on the pick. Lalaban sila ngayon. Maganda yung na-mention ni Chantel dito. Ang lineup din kasi ng Nxpe is a snowball type na jungling. Snowball dapat para kay Core H2. And para din kay Yelly Hayes. So they need to get those pick-ups. Mm. Ito yung mga type kasi na ano eh, kailangan mong parmin din yung hero. Yeah. Para makakuha ka ng more damage. So every time na online, yung kanilang mga ultimates, dapat lagi kang go. Tama si OSX. Hashtag. I-go na natin to. I-go na natin to sa Nxpe. Ito na nga, speaking of H2O, nakuha ang Little Wonder, Chantel. May tinuturo ka ata doon. And for Nxpe, was ang pinaka-napapansin ko dito sa kanilang playstyle is since James is safe, kumbaga, sabi mo, pagka-explain ka, yun yung dead lane, kumbaga, bahala ka na. Mm-hmm. And kaya kasi i-manage yun. So, pwede nga gawin ng Nxpe Evos is, either mag-force sila sa may lane na yon para automatic, mahirapan na agad si Ryota. Kasi there are strategies wherein, akala mo, bone lane yung pinakapupuntahan, pero ang pinakagusto mong gawin is to limit the Nxpe lane. Although for Onic, yun yung ginagawa nila as of the moment, but this is a nice counter jungle pattern na ginagawa ng Nxpe Evos and H2. Sobrang tapang niya dito. This is good for Nxpe kasi nakuha nila yung Crimson Lizard na gusto sana ni Sensui. Sword out para kay Yelly Hayes. Ito na, sabi dito ng Nxpe, kailangan nating Romonda. Kailangan maaga agad ang ating pag-gangster sa mga kalaban. And they're now setting up for the turtle. Kailangan din nila bantayan dito si Rapidude. Hearing and vision ang binabantayan side ng Nxpe Evos kung saan campus nila napupunta. So one thing na ginagawa ni Mpl-Ph, binabantayan si H2 na ngayon naka-level 5 against Sensui. So we can say na may edge dito in terms of damage. Alright. Unahin ba nilang turtle or a kill? Kalahati ang buhay ng turtle ngayon, Super Prince. Pero, nice knock-up mula doon sa chains ni Yelly Hayes. But Core H2! Mananakaw! Na-retree ni H2, yung Lord! It is all about the timings. Nakarinig tayo ng unang retribution. Sakto, H2 was there and we have to commend
the vision na binigay dito ni Miko Fovia, napakaganda nung bouncing ball against Ryota at that moment. But at the same time, very deadly dito ang timings ni Super Friends in terms of that real world manipulation. Saktong-sakto kanina, sakop na sakop yeah. ng area yeah. nung Turtle. So next play, Evos, as much as possible, they need to force those skills. And yun na nga yung sinasabi natin, niyakap na Ooh. Ni Nico Fobia si Rapid Hot. And finally, Nxpe, umarangkada ang Evos. Medyo napanganib dun yung pagsilip ni Rapid Hot. Yung mismo dun, yung creep na yun, sinabihan ng Nxpe na may tao dito. Yun yeah. yung mga moments kung isa kang post five na kailangan mong iwasan. Dahil kung sino man napupok mo na creep, na anything within the vicinity, nalaman kung sino nandyan. And for Nxpe Evos, it is a nice rotation from them. Sabi natin, kailangan nila dito ng early or fast pacing against Onic. Yeah. Now 2K gold lead. Imagine doon at nakuha niya lahat ng outer third energy Correct. Shield. So lamang na agad yeah. siya dito against the 1-1. We've talked about this earlier, yung winning the lanes, winning the objectives. At lamang na siya doon sa top lane, si Donut. Kaya ring humabol ni James sa baba. So now, if you're Onic, kailangan mo makabawi ng kills. Kailangan mo rin makabawi ng gold. Kasi... Oh, may yakap! Kasi laging nakabang ang Nxpe doon sa mga setup ni Miko Fovia. For Onic, kailangan nila ngayon somehow na hindi magpa-intimidate sa pastuhan ni Miko Fovia. Kasi yeah. kind of feel like this is not the usual rapid rotation mm-hmm. na binibigyan. Kasi siya binibigyan ngayon ng side ng yeah. Nxpe Evos. So siya medyo restricted. Sabi kasi ng Nxpe kanina, ako ang hindi makalapit. Ngayon, kayo naman ang hindi makakalapit. Ang hirap ngayon ang buhay ni Rapid Hot. So adjustments time na to para sa side ng Onic. Oh, ito na nga ang anti-air combo strategy na ginagawa ng Nxpe Evos. Turtle Sakit. Secured. Boss. May Nxpe. Yeah. Mabilis pa na Genius One para kay Yelly Hayes. Imagine yeah. after that turtle take, meron pang additional damage. So, super burst na dito yung aside ng Nxpe Evos. So, yung Onic, they will opt for magic defense yes. na items. Kaso, at that moment na mabuild yung magic defense, since restricted ang kanilang rotation and gold, magiging masakit na yung mga physical damagers having Donut on that gold lead against 1-1 or against Nets. Yeah. So parang mapipigilan ka kung magic defense pa or physical defense. Maghahanap ka ng depensa mo kung anong gusto mo. Hirap ng buhay ngayon ni Rapid Hot. Hindi siya pwede mag-isa kasi laging may kasama si Miko na may damage output. Yeah, one thing to check and also, yung pwesto dito na Nxpe Evos across the river from top to mm-hmm. bottom na walang nakakawala, even sa gitna. Nakap, wala kay Rapid Hot. Super Prince. Gandang defensive. Pero si Sensui, ah. Yeah, gandang defensive ultimate mula kay Super Prince. Nice timing on the real world manipulation. Oop. Pero, oh no! Napalapit dito si Shep Rap! Ay, nagkasay kuhan! Miko. Nagkasali si Edsel and Miko! Miko with the ultimate! Si Nets! Grabe si Donut! Nets! Pero sabi ni Donut, nandito lang ang sumatagilin. Nets with a kill! But Donut and company with the counter go! Nandun din si Core H2, 1-1 para sa dalawang kubunan. For Nxpe Evos, it was a nice judgment for them. Yes, okay lang na magkaroon dito ng ultimate or ma-proc ni Nets rather ang kanyang ultimate because they have the damage or they have rather pang-counter against the 1-1. Meron na sustain si Miko Fovia. After that, H2 was there to secure that kill and it was a nice call para dito sa Nxpe Evos team. Now, Onic, they don't really have to force na makalaban agad doon sa mga ganong klase ng teamfights. Rather, they could go and focus on having Ryota and having Nets na makapag-farm continuously. Split muna. Ibigay na nila lahat ng objective. Focus on having those goals. Ayun na, boss. Ayaw nang palaruin. Si Miko. Ayaw nang palaruin ni Miko ngayon si Chef Rap. Pinag-uusapan pa lang natin dito ang dapat hindi gawin ng Onic Philippines against Nxpe Evos. At ito yung mga moments na kailangan hindi mo talaga hayaan ang 1-1 na makapag-push. Pero sa mga oras na ito, as you are a scaling hero, iiwasan mo yung mga 1-to-1 trade as we're entering 8 minutes. Yeah, ang daming mga trades dito na walang nakukuha ang Onic. Nakaka-3 deaths na. Nakaka-3 times na na-pick off si Miko kay Rapid Hot. And kailangan na itong respetuhin ni Chef Raf. Dahil laging inaapat, laging dalawa ang meron ang side ng Nxpe every time they go for the engagement. So maga parang inverted to eh. Hindi siya 4 protect 1, 4 plus 1 na naka-advance against the 1 of Onic. Yeah. Kasama na nila si Donut kahit yung pag-push dito ng turret. Pero it is a controlled aggression for Nxpe. For Nxpe.
Pero one thing to comment about what Nxpe doing right now, yung adjustment nila. They're rotating as one para mag-apagana dito yung damage output ni Donut. Yes. Yeah, pero then again, there's your pick-off. Yung bot lane, babasag na ng Nxpe Evos. Nag-trade ang Nxpe with the tower. Na-pick-off si H2. Nice pick-off mula dito kay Narapidot and everyone. Pero sabi ng Nxpe, sige, dalawang tore. Dalawang tore kapalit ng pick-off na yon. Sabay mga objectives pa! Imagine the positioning of Nxpe Evos on taking that mid lane turret. Nandun si Yelihe sa may bush. Si Miko po yung naka-stretch. Para if ever na may de-depensa from Onic, meron silang derecho na pang-counter go. Yes. Now, Onic, Philippines, it is not actually mahirap pa for them because pagdating sa mga 10-minute game time, actually 12, makakita na tayo ng pipitik na damage from Nets. Naka-wind of nature na din, actually, Chantel, si Donut. Pag pumitik si Nets, ay pwede ng timingan. Kahit nga pala si Sensui, para mahirap na pumasok sa kanya eventually. But the good thing here is, meron ng Ice Queen 1 si Super Friends. So parang, ang pinakagusto mo na lang mangyari kung ikaw ang Onic is maganda yung pagkakalatag ng real world manipulation, not to the point na gagamitin mo pang depensa dun sa tore. Basta pang team fight. Pang team fight dapat. So, kasi diretso na yun eh. Imid, alam mong bodyguard dito sa next play na kabantay kay Donut eh. Yun nga eh. Si Miko pa. Oh. So yun ibig na. Mong sabihin, Chantel, nakuha na ng Nxpe. So ibig sabihin mo, Chantel, kailangan, kung ikaw si Super Prince, maganda ang latag. Maganda ang latag. Maganda ang latag. Kumbaga, pag hindi maganda yung latag mo, pag hindi maganda yung tupi nung pagkalatag mo, doon sila malulugi. Kasi kumbaga parang, di ba, gumamit ng real world, mag-real world manipulation. RWM. So kumbaga dapat hindi gusot. Kumbaga mag-RWM dito si Super Prince. Planchain mo na may tubig. Planchain mo muna, kasi if ever na hindi mo maplancha at pililit mo na ituwid, mahirap, lukot pa rin. Tama eh, kasi kung iisipin mong mabuti, nakapitas sila dahil dun. Sa latag na yun, sa gitna. Pero nga, may cancel out ka din dito yung Nxpe. May kumpra kasi. Kailangan din nilang bantayan. May kumpra. May taga-gusot. Walang deaths to ah. Walang deaths to na i-retail. Mahirap lang sa gusot, di ba? Hindi. Pero to go back again, for Donut, Electro Flash, Movement Speed, HP Regen, na hindi pinapabayaan ni Miko at ni Eli Hayes. Kung sino makapag-knockout yung sa likod, sino ba talaga sa Onic Philippines kayo na maka-reach sa marksman ng Nxpe ngayon? Ang hirap eh, kasi Tiger yan eh. Oo, kumbaga parang kahit kay Ryota dito, hindi niya ma-de-depend. Ayan na, nilatag na! Ay! Maganda pa yung latag dito ni Super Prince! Pero lumipad si Nx, ako! Ay, mukhang maganda kayo latag! Pero wala na yung panig! Wala na yung panig! Kailangan ba ito ng Nxpe? Sabi ng Nxpe, wala nang latag! Pero kumala, si Rapidot, nasa likod si Sensui! Napamali! Pero nasa likod si Sensui, si Donut kaya natin ang Tiger! Donut! Sinapak yung Tiger! Sinapak yung Tiger sa mukha! 2-2 combo! Tama ka nga, Shantel. Latag nga kailangan ni Super Prince dun. Isang magandang latag para sa side na Onic Philippines. Napagandang positioning pa para dito kay Sensui para planchahin yung mga gusot. Planchya! Even trade! Alam ng Nxpe, kung dapat sila dun eh. Ay, sinits. Oy. Kuya Nets. Mag-recall ka ba or magiging patient man ka rin? Patient man ba kay Kuya Nets? Naghahanap si James. Sabi niya, tenga. Maganahin mo yung senses. Buhay si Nets, buhay si Nets. Pero nagpo-push eh. Nandun pa rin si Nets. May pag-psycho na ginawa si Nets dito. Yung minion wave. Nararamdaman. Lumagpas na ka, yung tibok ng puso ni Nets, naririnig natin dito. Naiwasan niya yung curfew hours. Hindi kasi siya pwede din talaga magparamdam. Pero hindi ko kinaya yung latag, Chantel. Kumbaga, yun nga talaga eh. Kailangan talaga yun nga na slow eh. Oo eh. Tapos after noon, okay, nice na latag. Tapos, a play from behind. Surprise play from behind. The one thing also, since pinag-uusapan natin ang ambush attacks ng Onic Philippines, ito yung triangle of death na pinag-uusapan natin palagi. The triangle of death? Oo. Ito yung dapat iwasan ng Nxpe Evos. Na lagi nilang sinasamahan si Donut at binabalik, minimirror. Bakit mo si Netso, ilang minuto na ba to? Ilang minuto pinatalo na? Pinatalo mo ba ang most patient man ng Season 8? Grabe, Shishabol.
Shishabol. Shishabol. Nandiyan ka pa rin. Nag-recall na siya. Hindi na. He's finally, back. He's back. Kung ikaw ang Nxpe, alam mo na dapat nalalatagan kayo. So dapat yung latag, iwas kayo. Iwas kayo dun sa latag. Hindi pwede maggalatagan. Kung magawara, pigilan mo na. Sa i-force mo muna, i-force mo dun sa pwesto i-force na i-force mo yung real-world manipulation. Real-world manipulation in a way na parang, oy, nagamit na. Pwede na tayo mag-set up play. Ngayon, yun yung gustong mangyari ng Nxpe Evo. So, hindi din advisable for Miko Phobia, now that they have the Lord, na pumasok basta-basta. Yung range pa nung Tyrant's Revenge, kasing layo lang yun eh, no? Nung pwede. Swimming pool nung ano. Tapos sakto, meron pang flicker. Kailangan pagganahin yung flicker. Road to lastic man ang kailangan gawin dito. Kailangan aputin niya si Super Prince to the point na basta maabot, makancel mo yung latag, tas pasok. O, kaso after nun, kailangan makaalis siya agad. So, pwedeng gamitin niya dito. Pagka sure siya na maaabot niya yung latag ni Super Prince, automatic, yung flicker niya is to move out kasi pwede makapag... Wala pang latagan, wala latagan. Tore lang muna, sabi dito ng Nxpe ito. Ay, pumasok si Dona, nag-leap! Oh, practice lang muna para sa side ng Nxpe. Tore lang ang kalaban, sabi ni Donat. Pinapakaba ko lang kayo, guys. Pinapasarap ko lang. Kumaga preview lang muna ng album ni Katy Perry na I Am the Eye of the Tiger. You're gonna teaser hear mirror. Muna. Teaser. You're gonna hear mirror. You're gonna hear mirror. sorry. Ay, yun, di ba may album? Ano palalabas yun? Siyempre, yun ang lyrics. Ayan. Ang ganda ng patience dito ng Nxpe, ha? Nire-respeto nila yung Onic. Kasi nakita nila yung capability kanina sa top eh. So sabi nila doon, at teka, respect, hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok. Pero ito naman yung problema. Speaking of pasok, ha, kailangan worth it lahat ng pasok ni Mpl-Ph ngayon. Now or never, ha, up yung flicker din. Tama yung binanggit mo dito na now or never for Nxpe Evos. Kasi kapag ka pumasok dito na yes, may flicker si Mpl-Ph, kapag yung flicker na yon ginamit niya for initiation at hindi sila makasecure ng kill, automatic proc ultimate. Ayun lang, Kuya Sensui. Naamoy ni James at ni Miko. Yun ang spider senses niya. Kulang ng isang Onic. Enough ba ang 30 seconds for Nxpe to finish this? Mukhang mag-freeze lane pa ngayon sa minions. May buy time pa rin mula sa minions. Aabot sa side pa? Ng Onic Philippines. Aabot may latag to. Eh. May latag kasi. Aabot dito si Sensui. Actually, for Mpl-Ph, maganda yung position niya dito. Kung titignan natin yung trajectory ng movement of Nxpe Evos, ayaw talaga nila na mag-force for the Lord fight para hindi na magkaroon ng space dito yung Onic to clear the minion wave na mas malalim. Oh my God. James, sakit ang sakit. Pero masakit ito unat. Nice roar mula dito kay Donald this time. Uy, lumatag. Basag at Donald, pero ang ganda ng latag na naman ni Super Prince. What a play! Super Prince picking off the assassin. Ang lupit. Ang langkit ng pagkalatag ni Super Prince doon! Sensui! Habay si Sensui pa yung kumuha! Buhay pa ang Onic-Ph! Ito na naman yung mga moments kung saan may kita natin ang decision making for Onic. After that engagement from Nxpe Evos, diretso latag na kanyang real world manipulation, samama pa na ng mga knock-ups from the side of Rapidot and even Sensui. Kailangan nila ito. Kailangan na mag-back away, pero si Rapidot, immortality pop. Walang retribution dito yung Nxpe, kaya automatic mapupunta kay Sensui. Ayan na naman yung latag! Grabe! Kung may lakad matatag, may latag matatag! Si Super Prince dito, setting up everything for Onic. Nxpe, lamang na lamang na sila kanina eh. Lamang na sila. Pag sinabi natin dito for Super Prince, imagine 6 na nahawakan niya. Perfect KDA for this guy. Walang all the kills. 6 assists. 6 assists. All of the team fights. Automatic. It is Super Prince setting up the play para sa kanilang team. Itemization wise, meron tayong mga immortalities para sa ating mga players. So take note for Yelly Hayes. Meron na din dito kanyang Winter Truncheon. So pwede na siya dito anytime mag-dive after noon. Diretso na with the Winter Truncheon. But Lord is marching in. Pero si James nagsisplit. Si James, nakay James sa bola. Sabi ni James, gawin na natin to. It's now or never. Pero nandito, magpasag dito ng side of Onic. Ayun na naman yung void. One on one with a great one. James versus Ryota. Pero ayun na naman, nilatag yung panig. Chimico. Yung manig, ang panig. Yanig sa panig. Mpl-Ph pa rin natin dito. Habang natin si H2. Meron naman si Mpl-Ph. Habang si H2 ngayon. Ay, naman itong panig. Ay, si James. Balag-balag lang si Donut.
super slow mula kay Super Prince. Sabi ni James Atriota, okay, one on one. Super slow talaga. Wait lang si... Wait, umahabol pa. Jelly Hayes, meron pa ba siya pag-go? Super Prince, sumusubok. Not this time! Meron minyon. Not this time, boy! Jelly Hayes! Hindi mo na pwede gawin yan. Habang si Ryota sumusubok, hindi patapos. Nxpe, walang latag-latag sa amin. Kalmot at sigaw. Composing game number 2, Nxpe EVOS. Donut. Sa mismong play na yon, bawing-bawi. Kung paano sila na-counter ng Onic Philippines. Grabe. Wow! Hindi ko kinahay laban na to. Imagine the timing, yung timing dito. Ang pinaka naging crucial talaga on that moment was the Winter Truncheon. After ma-proc yung Immortality Winter Truncheon, tas after nun, nabuhay ulit si Miko Phobia. So after that last team fight, it was a nice crossbow tank for Onic Philippines kay Nets. But right at that moment, merong Immortality si Miko Phobia, meron pang Winter Truncheon. So, wala nang na-secure na kill for the side of Onic. And after that, dire-diretso na. And even Jelly Hayes, ang ganda nung sabi moments ni, niya. Sabi ni Jelly Hayes,